Magandang buhay! Welcome sa ating video lesson. Bago tayo magsimula, please don't forget to click the subscribe button. Maraming salamat! Ngayon, tatalakayin natin kung paano i-accomplish ang ALS-RPL Form 1 or Documentation of Life Experiences. Sa RPL Form 1, isusulat ang iba't ibang karanasan ng ating mga ALS learners. Ito ay mahalaga dahil dito natin malalaman ang mga impormasyon ng ating mga learners, kagaya ng kanilang interest, libangan, kalakasan, kahinaan, pangarap, at iba pa. Ang RPL Form 1 ay maaaring i-accomplish sa kung anong lingwahe komportable ang iyong ALS learner. Maaaring gabayan ng ALS teacher ang learner kung ito ay hindi komportable sa paggawa. Gagawin ito sa pagsisimula ng learning sessions. Ang ALS-RPL Form 1 ay kasama sa mga kakailanganing requirements para sa portfolio assessment. Simulan na natin! Documentation of Life Experiences. Unang-una sa lahat, huwag kalimutang punan ang mahahalagang detalye sa itaas. Name of learner, ang pangalan ni learner, halimbawa, Juan de la Cruz. Level of learning, anong level of learning ang inenrolan ni learner? BLP, lower elementary, advanced elementary, or junior high school. Si Juan de la Cruz ay junior high school. Community learning center, saang community learning center pumapasok si learner? Campus Act, Barangay Hall. At name of ALS teacher, ang pangalan ng ALS teacher. Christina Grace P. Juliano. Okay, sa page 1 or sa part 1 ng ating RPL Form 1 or Documentation of Life Experiences is all about me or all about the learner. Directions. Kindly write your hobbies, strengths, interests, weaknesses, ambitions, and a simple sentence about your family on the space provided. Okay, isusulat nyo ang inyong hobbies or libangan. Tulad ng sinabi ko kanina, maaaring isulat sa anumang lingwahe kayo mas komportable. Halimbawa, sa libangan or sa hobbies. Oh, libangan mong maglaro ng basketball, manood ng TV, or mag-Facebook, or maglaro ng ML. Next, interest. Mahilig ka sa sports. Mahilig kang magluto, or magsulat ng kwento. Mahilig ka rin kumanta at sumayaw. Lahat ng mahilig mo, maaari mong isulat dyan sa interest. Ambisyon, ano nga ba ang iyong pangarap sa buhay? Magtapos ng pag-aaral, maging isang guro. Kalakasan, creative, at honest, flexible. Weakness, numbers, okay, kahinaan mo ang numbers. O, marami sa atin, talagang kahinaan ang mga numero. Or, self-confident, kulang sa self-confident. Write a simple sentence about your family. Sumulat ng pangungusap tungkol sa iyong pamilya. Ilalarawan mo lang kung anong klaseng pamilya meron ka. Halimbawa, 8 kami sa pamilya. Nakatira kami sa Barangay 3, Sidapa, Surigao del Norte. Ang tatay ko ay isang karpentero. Ang nanay ko naman ay nasa bahay lamang. Masaya ang aming pamilya. Pagkatapos, pumunta naman tayo sa susunod na bahagi ng ating RPL Form 1. Ang ikalawang bahagi ay tungkol sa experiences o mga karanasan ng mga learners. Directions. Read each of the common daily life experiences listed in the first column. Place a check in the second column if you have ever had such similar life experiences. If you have had a significant life experience not on the list, kindly check others and specify on the space provided.
Use a separate sheet of paper if necessary. Briefly explain the experience in the third column. Indicate when it happened in the fourth column and specify where it happened in the fifth column. Okay, makikita ninyo sa table, sa unang column, experience or karanasan. Ikalawang column, put check if yes. Katlong column, what is specific experiences or anong karanasan ito? When did you experience it? Kailan ito naranasan? Where did you experience it? Saan ito naranasan? Letter A, communication or communication. Meron ba kayong experience or karanasan sa pakikipag-communication? Okay, reading or viewing. Okay, halimbawa, meron kayong karanasan is lagyan ng check sa second column. Anong karanasan ito? Nagbasa ng balita sa dyaryo. Kailan ito naranasan? 2002 to 2021. Saan ito naranasan? Dapa, Surigao del Norte. Listening or speaking? Check. Nanood ng Miss Universe sa YouTube. Kailan naranasan? November 2020. Saan? Dapa, Surigao del Norte. Kung meron pa kayong ibang nalalaman or karanasan na tungkol sa communication, maaari ninyong maglagay kayo dyan sa others. Next, social activity or panlipunang aktibidad. Outdoor activities. Check. Lumahok sa clean up drive ng barangay. Kailan? June 2012. Saan? Barangay Trisi, Dapa, Surigao del Norte. At lumahok sa fun run ng aming paaralan. Kailan? September 2015. Saan? Juan de la Cruz Elementary School. Letter C, science or agham. Using operating simple machine. Okay, wala siyang karanasan. So, nilagyan ng ikis. Using electronic device, may karanasan. Lagyan ng check. Ginagamit ko ang aking laptop sa pag-aaral. Kailan? Tuwing weekdays. Saan? Sa school or sa bahay. Natural calamities. Check. Naranasan ko ang bagyong Yolanda. Kailan? November 2013. Saan? Tacloban. Human included calamities, nilagyan na ng check. So, hindi siya nakaranas ng mga calamities na gawa ng tao. Halimbawa, gera or sunog. Next, numeracy. Money. Check. Natutunan kong mag-budget ng pera dahil ako ang namimili ng mga pangangailangan sa bahay. Kailan? November 2020. Saan? Dapa, Surigao del Norte. Geometric shapes or figures. Check! Anong karanasan ito? Mathematics lesson. Kailan? Nung elementary. Saan? Juan de la Cruz School. Measuring device. Check! Naranasan kong magsukat ng gamit ang tape measure. Sa kailan? 12 years old. Noong 12 years old si learner. Saan? Dapa, Surigao del Norte. Tables, graphs, and statistics. Check. Mathematics lesson. Kailan? High school. Saan? Juan de la Cruz School. Kung meron pa kayong ibang karanasan, maaari niyong isulat dyan sa others. E, livelihood or kabuhayan. Mga karanasan sa tungkol sa pangkabuhayan. Agri-fisheries, check. Anong karanasan ito? Nagtanim ng gulay. Saan? Ay kailan? 10 years old. Noong 10 years old to learner. Saan? Sa bukid. Industrial arts, walang karanasan si learner, kaya nilagyan niya ng ikis. Home economics, ikis pa din. Handicrafts, ikis. Next,
Intrapersonal and interpersonal relationships, pag-unawa sa sarili at pakikipagkapwa. Positive sense of self. Check! Anong karanasan ito? Nagkaroon ng boyfriend, charot. Kailan? 21 years old. Saan? Sa Facebook. O sa Facebook siya nagkaroon ng boyfriend. Family and community solidarity. Check! Anong karanasan ito? Attending youth meeting. Kailan? 14 years old. Dapa, Surigao del Norte. Next, information and communication technology or ICT. Basic hardware or software operations and file management. O, nilagyan niya ng e-case, ibig sabihin wala pa siyang karanasan. O, dito sa mobile device, nilagyan niya ng check. May karanasan siyang mag-operate ng mobile device. Operating my cellphone. 16 years old, Dapa, Surigao del Norte. Pagkatapos, punan ang lahat ng mga kinakailangan sa table. Huwag kalimutang punan ang mga detalye sa ibaba. Learner's signature over printed name. Ang iyong pangalan at pirma mo sa itaas ng iyong pangalan. Pitsa kung kailan mo ito ipinasa, November 20, 2021. Als teacher's signature over printed name. Pangalan ng guro at pirma ng guro. At pitsa kung kailan niya ito validate. Ayan. Yan lamang po. Thank you for watching. Enjoy learning!